Mula sa ibang mga balita, binasaan na po ng sakdal ang dalawang mga sospek sa pagpatay sa modelong si Julian Rodelas. Nakakuha naman ng panibago CCTV ang pulisya na nagpapatibay sa payag ng isang saksi. May live report si Salima Refran. Salima. Ziggy, kuha ito sa isang seafood restaurant sa Pasay City gabi ng November 5. Nakita agusadong si JR Kiambao, ang pinaghahanap na suspect si Efren Talib, at agusadong si Jamer Waraji. Ilang oras daw ito bago dugutin ng grupo si Julian Rodelas sa harap ng World Trade Center. Unang pumasok si Kiambao na nagkaputing t-shirt at nakashort. Sumunod si Talib na payat at nakapantalon. Huling pumasok si Waraji na may suot pang shade sa ulo. Umorder sila ng pagkain at nag-usap. Matapos ang halos isang oras, umalis na rin sila. Ayon sa pulisya, lalong pinatibay ng CCTV ang salaysay ni Waraji. Mas malinaw rin sa video ang mukha ng pinaghahanap pang si Talib. Tumugma ito sa nakuhang litrato ng QCPD at sa lumabas sa artist at facial composite sketch na base sa paglalarawan ni Waraji. Si Talib ay nasa 25 hanggang 27 years old, maputi, katamtaman ng katawan at may taas sa 5'4 hanggang 5'5. Samantala, nabasahan na ng sakdal ang mga akusadong sina Kiambao, Waraji at Altea Altamirano para sa kasong murder. Sina Kiambao at Altamirano tumanggi magpasok ng plea kaya ang korte nagpasok ng not guilty plea para sa kanila. Not guilty plea naman ang inihain ni Waraji. Nagpahiwatig na rin ang prosekusyon na balak nilang gawing state witness si Waraji. Hindi napigilang maluhan ng ina ni Julian na si Luz Rodelas habang binabasahan ng sakdal ang mga suspect. Si Jelan Pasawilan naman, bagamat nasa courtroom, ipinagpaliban ng arraignment dahil pinare-investigate ang kasong illegal possession of firearms. Nakaligtaan kasing isulat ng pulisya sa referral ng piskalya ang ebidensyang live ammunition na narecover sa kanya. Ang kampo ni Kiambao at Altamirano maghahain ng motion to quash dahil illegal at unlawful daw ang pagkakaaresto sa magkasintahan. Sinubukan din nilang kumbinsihin ng korte na ibalik sa preliminary investigation ng asunto, pero tumanggi ang korte dahil nakitaan na raw ito ng probable cause. Sinimulan na rin ang pre-trial kasunod ng arraignment kanina. Sa Pebrero sa susunod na taon, ang unang araw ng trial kung saan unang nasalang ang mga investigador ng QCPD. Ziggy? Maraming salamat, Salima Refran.